Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, papalibutan ng mga missiles ang China. Amerika maglalagay ng karagdagang missile system sa Japan. Naku, imbis na mabawasan o mawala, dinagdagan pa ng Amerika ang sakit ng ulo ng China. Sang-ayon ba kayo mga kabayan sa ginagawang diskarte ng Amerika, Japan at Pilipinas? China, binira ng napakalakas na bagyo. Walang malakas na puwersa kapag kalikasan na ang gumagupit sa iyo. Sa loob ng isang araw, 600,000 mga katao ang inilikas ng puwersahan sa Guangdong Province. Nasa 85,000 ng mga barkong pangingisda ng China naman ang sumilo upang maiwasan ang pagkasira. Ito na ba ang simula ng parusa ng kalikasan sa kasakiman ng China? Pagtakas ni Alice Goh sa ibang bansa, 5 Chinese ang tumulong kay Alice at siya ay nahuli sa pamamagitan lamang ng isang SIM card. Alamin! She knows because she hired her. She said that Amerika maglalagay na rin ng mid-range missile system sa Japan. Ayon sa Amerika, sinabi nito sa Japan na gusto nitong maglagay din ng mid-range missile bilang bahagi ng militar na pagsasanay, pagpapapalakas sa pagsupil laban sa China ayon sa isang mataas na opisyal ng Estados Unidos. Para lang sa kaalaman ng lahat, ang MRC o mid-range capability na tinutukoy dito ay kaparehas ng sistemang kasalukuyang inilagay din ng Amerika sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ang missile system na kasalukuyang ikinababahala at pinapakiusapan ng China na alisin ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pero imbis na mawala, dadagdagan pa ng Amerika ang sakit ng ulo ng China. Sinabi ni US Army Secretary Christine Wormuth na ito ay kanila nang napag-usapan ng Japan Defense Minister noong Agosto ng taong ito. Ayon kay US Army Secretary Christine Wormuth, kanilang nilinaw sa Japan Self-Defense Force na handa ang Amerika na mag-deploy ng mga sundalo at mga kagamitan sa depensa sa timog kanluran ng Japan kung saan ang mga ito ay malapit sa Taiwan. Isa sa mga inaasahan at pinaghahandaan ng magkaaliado ang posibleng gagawin ng China na paglunsad ang pag-atake kapag tumulong ang Japan at Amerika kung sakaling sasakupoy ng China ng pursan ang Taiwan. Dagdag pa ni Wormuth, ito pala ang unang beses na nag-deploy ang Amerika ng MRC o kilala din sa tawag na Typhoon Missile System sa Japan. Kung inyong matatandaan na inilagay ng US Army 1st Multi-Domain Task Force noong Abril ng taong ito ang Typhoon Missile Launcher sa Pilipinas bilang bahagi ng pagsasanay militar na tinatawag na Sulaknib 24. Alam nyo ba mga kabayan na ito ang kauna-unahang beses na ang US Ground-Based Missile System ay inilagay sa ibang bansa simula nung umalis ang Amerika sa kasunduang Intermediate Range Nuclear Forces sa pagitan nila ng Russia nung ika-isa ng Pebrero ng taong 2019. Ano ba ang Intermediate Range Nuclear Forces Treaty at bakit kumalas ang Amerika? Ang kasunduang ito ay naglalayong pagbawalan ang Amerika simula pa noong 1987 sa pagkakaroon o pagsubok sa pagpapalipad ng Ground Launch Ballistic at Cruise Missile na may kakayang tamahan ang target sa layo na 500 kilometro hanggang 5,500 kilometro. Tumigil man ang Amerika at Russia, pero namang isang bansa ang patuloy na bumubuo nito, ang China. Hindi man siya partido ng nasabing kasunduan, ngunit ito ang nag-udyo kay dating Pangulong Trump na umalis sa kasunduan at simulan ang muling pagtatayo ng arsenal ng Amerika. Sa ibang balita naman, China, binira ng isang pinakamalakas na bagyo, pinagupit ng Super Typhoon Yagi ang Hainan, China. Nasa 574,000 katao sa Guangdong Province ang pursahang inilikas. 84,873 mga barko ng China sa pangisda ang sumilo sa mga harbor upang maiwasang masira at anurin na malakas na alon sa karagatan ng China. 72 sa mga 74 na mga pampaseherong ruta sa kanilang katubigan ang itinigil muna. 141 pares ng high-speed train ang kinansila sa kasalukuyan. Mga eskwelahan sa 10 mga syudad sa nasabing probinsya ng China ang pansamantalang isinara.现在这个雨下的这个路上是完全看不清楚的，哇！你看又有一个数字，水，都是退，哦，有水，过不去，水，太深了，外面风在叫。
呦，没事没事没事，是个树，树咋折呀？看不到路啊。要等一下回去看我们的车也被砸了。你要骑过来了，有人在里面吗？刹车。工程队那个，sa ibang balita naman, Alice Goo nakapagtago sa Indonesia dahil sa pagtulong ng 5 Chinese at isang Indonesia na taga-suporta nito. Pati online transaction ng dating alkalde ay sila ang gumagawa. Itinago din ng isang monk sa Indonesia si Alice bago ito mahuli ng mga otoridad ng Indonesia. She knows because she hired her. So, yeah. She said that there is nobody inside the house except her. She denied. She denied. So sir, she's the lady monk is the one in the video. With former mayor Alice Goo, correct? Yeah. Oh, why did you say so? How come you said that? Did she identify herself as the owner of the house, the lady monk? We got the data from the neighborhood. Oh, okay, okay. Tatlo siyang cellphone number na nakuha at may isang active na number at doon na na-track yung kanyang location. Malaking tulong sa amin nung na-identify namin yung mga locals na local contacts na dito at may Chinese din na kasama. Siya yung nagpo-provide ng logistics na dito, pati yung sa mga hotels. Yung mga locals na contacts nila, sila yung ginagamit nila na pangalan sa mga hotel na tinutuluyan niya. Daban, Pinas.